Hello guys, welcome back for another video. At sa video na ito guys, ipapakita ko sa inyo, isishare ko sa inyo kung paano ko nakuha ang aking bank statement or yung statement of account or SOA sa C-Bank account ko. So guys, napakadali lang pala. Ang dali-dali lang natin makuha yung bank statement sa C-Bank. So kung paano kunin guys, here's the video. Open lang natin yung C-Bank app ko guys. Sa dashboard ko, makikita nyo dyan sa baba na may transaction history na nakalagay. Then, click lang natin yan. Then, sa upper right side guys, sa may taas, ayan, wait lang, exit natin sa Lazada. So, yun guys, click lang natin to. Yan, click natin yan. So, ito na agad siya guys. Ganun lang siya kabilis. Ito na yung bank statement nyo. Ito na yung e-statement nyo. So, guys, nakalagay dyan yung mga date na kung anong gusto mong kunin na date. So, click natin yung all dates na yan. So, pwede tayo mag-pick up ng date range dyan. Then, syempre, gusto ko yung month of June. Click natin, open natin. So, ito na agad siya guys. Ito na mismo yon. So, bali, ito yung transactions ko guys for the whole month of June. Ayan, binababa ko lang kaya medyo mahaba siya. So, guys, balik tayo sa dashboard ko. So, meron dyan sa upper right side guys, may notification bell. Click natin yan. Para makita natin yung notification ni C-Bank, ayan, may notification sila guys pagka mag-forward sila ng bank statement. So, pwede rin daw natin ito ma-view sa ating email address na given dito. So, guys, balik tayo sa transaction history. Click natin ulit yan, yung portion na yan. Ayan guys, view ulit natin yung June. So nakalagay yung sign na to guys for sharing. Kung saan natin pwede i-share ito and kung saan natin pwede i-download ya yeah, guys. Sa email ko siya finorward guys kasi wala siya sa email. So hindi ako nakaka-receive sa email ko eh. Ayan, kasi pala mas mabilis kong ma-download. So nandito na siya agad. So ayan, ayan na siya, naka-PDF file sa guys. So pero open natin. Wala tong password guys kaya na-open siya agad. Hindi katulad sa iba na may encrypted password. So ito na siya. Ito na lang siya, ganyan siya kabilis. Then, pwede natin itong i-download. Click lang natin yung download button dyan. Ayan, pero mabilis lang to. So, dito na agad siya, na-download na agad. So, punta tayo sa file, sa may downloads. Click natin yan, guys. Ayan. Ayan na siya. O, diba? Nandiyan na agad siya. O, kung kayo, gusto niya siyang i-print, pwede dyan. Gusto niya siya i-forward or kung anong gusto niyo, alam niyo na kung anong gagawin kapag nandiyan na siya sa may ating files. Ganun lang po kadali guys. So, I don't expect na may magtatanong sa comment section kung paano. Kasi nga guys, napakadali lang naman. Unsubaybayan nyo lang yung tutorial ko. Kasi minsan guys, hindi ko nire-replyan yung iba kung paano kasi halatang hindi sila nanonood ng video. So guys, nandun lang naman yung step by step and ang instructive naman, ang dali lang din naman sundan. At napakabilis lang talaga. Napakadali lang. Nasa app lang siya and pwedeng nasa email lang siya. So, ganun lang siya guys. So, I hope guys, nakatulong ako sa inyo. I hope may natutunan guys sa video. At kung nagustuhan niyo yung video na to guys, please don't forget to like, share, and subscribe and click niyo po yung bell button para updated guys sa mga bago ko pa pong mga videos. Thank you for watching guys. Bye!